trapping. Hello guys! Welcome to my channel! So, ayun, for today's video, meron tayong kwento na isi-share sa inyo. So, ayun, simulan natin ang ating kwento, okay? Dear Ate Marisa, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Ako po si Christine, hindi ko tunay na pangalan. Sumulat po ako para ibahagi ang masayang kwento ng aking buhay. Buhay pag-ibig. Maliit pa lamang ako ay pinangarap ko na magkaroon ng masaya at sariling pamilya. Ang unang pag-ibig ko ay isang security guard. Siya si Robert. Makisig, mabango, at guwapo. Sa araw-araw na pagpasok ko sa trabaho ay lalo ko siyang hinahangaan. Nahiyain ako, Ate Marisa. Smile lang kapag ako ay dadaan sa harap niya. Hanggang sa nakaagaw ako ng pansin sa puso niya. Niligawan niya ako at sinagot ko naman siya sa madaling panahon na panunuyo niya. Ay naibigay ko sa kanya ang aking pagkababae. Yun lang. Pinako niya na lalo niya akong mamahalin at hindi pababayaan. Makalipas ang ilang araw at buwan, ay naramdaman ko ang paunti-unting paglayo ni Robert. Lahat ng panunuyo niya at paglalambing niya ay hindi na niya ginagawa hanggang sa nalipat siya ng destino sa ibang tindahan sa bayan. Dumating sa punto na ako na ang pumupunta sa boarding house niya. Dahil wala na daw siyang time at bawat magkita kami ay may namamagitan sa amin hanggang sa nagbuntis ako. Sinabi ko agad kay Robert na buntis ako. Sabi niya, wala daw problema. Panagutan daw niya ako at masaya pa kami na magkasamang namamasyal. Kinabukasan, pagpunta ko sa boarding house niya ay iba na ang may-ari ng kwarto niya. Umuwi daw sa probinsya si Robert dahil kailangan daw ng asawa at anak niya. Nagulat ako at nabigla sa narinig ko. Umiyak ako ng wagas dahil niloko niya ako. Iniwan niya ako mag-isa. Ang sabi niya ay binata siya at pananagutan ako. Yun pala, may sabit na. Sa sobrang lungkot ko, naisip ko na magpakamatay. Sa sobrang depressed, magpakamatay na lang ilang araw ako na nasa kwarto lang at umiiyak. Hindi nakakaramdam ng gutom at uhaw. Basta, iyak lang ako ng iyak. Isang gabi, lumabas ako at uminom ng alak sa bar. Nagpakalasing ako at iyak-tawa ang ginawa ko sa bar. May isang lalaki na lumapit sa akin at nag-abot ng panyo. Tinarayan ko pa siya. Sabi ko, hindi ko kailangan ng tulong. Pare-pareho kayong mga lalaki. Manluloko. Manluloko kayo pa. Nawala na ako. Pare-pareho lang kayo mga lalaki, manloloko. Pauwi na ako nang may lalaking sumusunod sa akin. Miss, samahan na kita, sabi ng lalaki. Sagot, bakit? Sagot ko. Alam mo miss, maganda ka at lasing ka na. Madilim sa daan, baka mapahama ka. Yun nga ang gusto ko, ang mapahamak ako. Gusto ko naman at mamatay pero mapilit siya. Inihatid niya ako hanggang sa bahay at binantayan niya ako. Angelito ang pangalan ng lalaki. Araw-araw niya ako binibisita hanggang bumalik ako sa dati kong sigla. Dahil kay Angelito. Ipinagtapat ko na nagdadalang tao ako. Wala akong inilihim sa kanya. At ang sabi niya, wala daw problema. Mahal daw niya ako at tanggap niya na
tanggap niya ang kalagayan ko pati na ang bata. Si Angelito ay matandang binata. Gwapo. Hindi naman siya kaputian pero mabango siya. Kamukha ng maayos siyang manamit, ganyan. Gwapo din naman siya, yun nga lang, mahiyain. Kaya tumanda nang walang naging kasintahan at laking gulat ko nang may sariling bahay na pala siya at negosyo. Sa ngayon ay kinasal na kami at nanganak na rin ako. Nakasunod sa pangalan ni Angelito ang anak ko. Itinuring niya itong tunay na anak. Napakasaya ko Ate Marisa dahil napatunayan ko na kapag manalig ka lang sa Diyos ay hindi ka niya pababayaan. Hanggang dito na lang po ang at sana ay maging masaya din kayo sa lahat anuman ang maging hamon ng buhay. Nagmamahal, Christine. Wow naman. Ang ganda ng story ni Christine, no? So, dun sa mga kababaihan dyan na single mom or may karanasan na, huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta mahalin nyo lang yung sarili nyo at tanggapin nyo kung ano yung mga nangyari. Dahil hindi naman mangyayari yan kung hindi yan para sa inyo. Kumbaga parang pagsubok lang yan ni Lord. Pagsubok niya yan para maging matatag kayo, maging mas mabuting tao kayo, mas inire-ready kayo dun sa magandang buhay na darating sa inyo in future. Yun. Ang ganda ng storya niya, no? Sana lahat lahat ng story maganda. De, meron naman talaga kasi lahat na tayo dito, merong mga istorya na kanya-kanyang istorya at kanya-kanyang pagsubok. Pero at the end, talagang maganda pa rin yung kalalabasan kasi hindi naman papayag si Lord na lahat tayo mapahamak bilang anak niya. Gusto niya maganda rin ang mangyayari sa ating lahat, maging mga resulta sa buhay natin. So, ayun. Sana ay may natutunan kayo at nakarelate kayo sa ating kwento, no? Salamat sa inyong pagsubaybay sa aking dear kapatid. Ayan. Yun po mga gustong magbigay ng mga kwento, magsulat po lamang kayo sa aking Facebook page, Marisa Talk Show Vlog. Ayan. Hanapin nyo po yung Marisa Talk Show Vlog tapos isend nyo po yung kwento nyo doon. I-type nyo po doon. Ayan. Message nyo po ako. Then, ibabahagi po natin dito sa ating YouTube channel. So, ayun. Maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga kaibigan ko, pamilya, lahat. Lahat na nakapaligid sa akin, napaka-bless ko, napakasaya na naging bahagi kayo ng aking buhay, naging party kayo ng aking channel. Sa lahat ng mga admins na masyadong mababait dyan, salamat sa lahat ng pagtsatsaga at pagmamahal sa amin na pagpupuyat ninyo. Salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng team, sa aking mga team at admins, thank you so much sa lahat-lahat. Ayan. I-shoutout ko na lang yung channel nyo sa, ilalagay ko yung channel nyo dyan sa, ayan, shoutout ko. Thank you so much! I love you all for supporting me. Thank you so much. Ayun. Bye-bye! I love you all! Hello po, Tita. Thank you sa binigay mong regalo dito sa cellphone. Thank you. Love you.
Close doors, I'm a fool for your love.